Recipe for today, creamy coconut pudding. At kung di pa kayo nakasubscribe, papindot na rin ang subscribe button at papindot na rin po ang notification bell. So maraming salamat po. Ang ingredients po natin ay coconut cream, corn flour, asukal at asin. Ngayon po maglalagay lang po tayo ng coconut oil sa bowl. Pahiran lang po natin para mamaya ay nakanda na. Ngayon po maglalagay po tayo ng 1/4 cup of corn flour. Ngayon po ay lalagyan po natin ng 2 cup na coconut milk. Ngayon po maglalagay lang po tayo ng 1/4 cup. Ihalo po natin mabuti hanggang magsama-sama po sila. Pag naihalo na po natin siya, ay isusunod na natin lahat ng coconut cream niya. Lalagay lang po natin yung coconut cream yung natitira at ihalo natin mabuti. Haluin lang po ng maayos hanggang magsama-sama siya at maging pa na siya, maging liquid siya. Haluin lang po natin mabuti. Ngayon po maglalagay po tayo ng asin. Konting asin lang pong lalagay natin. Susunod na rin po natin yung asukal. Haluin lang po siyang mabuti. Ngayon po isasalang lang po natin siya sa medium heat lang po para hindi siya mabigla. Haluin lang po natin. Huwag po natin siyang titigilan para hindi po siya masunog. Hanggang lumapot na po siyang ganyan. Ngayon po ay haluin natin na haluin hanggang maging smooth po yung pudding. Yung tingnan nyo po ay magaspang pa siya. Pero pag ganyan haluin lang po na mabuti. At maya-maya po yan ay mag-i-smooth na po yung pudding natin. Ayan, nakikita nyo po, smooth na po siya. At kung di pa po kayo nakaka-subscribe, papindot na rin po ang subscribe button at notification bell. Mabilis po lang siyang lutuin. At napakasarap din po nito. At ang bango pa. Yan, smooth na po ang ating pudding. Maya-maya po yan ay aahunin po natin. Check lang po natin kung okay na po siya. Kung medyo malagkit na po siya, okay na po yan. Ngayon po ililipat natin sa bowl na nilagyan natin ng coconut oil para hindi siya dumikit, mamaya tatanggalin po natin. Dahan-dahan lang pong ilalagay sa bowl. At pantayin na rin po natin sa ibabaw niya para hindi po siya magpukol-pukol. Ipantay ko lang po siya. Ngayon naman ay pupunasan ko yung sa gilid para malinis siya tingnan. Yan, palalamigin lang po natin yan ng isang oras dyan po sa labas. At ngayon po tatakpan ko na pagkaroon ng isang oras. Ilalagay naman natin ng sa rep ng 4 na oras.
Ayan po, pagkaroon po ng 4 na oras, okay na po siya. Ilalagay ko na po sa pinggan at titikman po natin kung masarap nga na talaga itong coconut pudding na ito. Igagarnis lang po natin siya ng almond nut. Ngayon po, ang gagawin ko sa almond nut na nahiwa, isasangag po naman po siya hanggang maging brown. Wala po yung problema kahit mangitim po yan konti. At hindi naman po mapait yan ng almond. Masarap po yung igagarnis natin na yan. Yan, okay na po yan. Pwede na po natin siyang ahulin. Ngayon po ilalagay natin sa ibabaw. Dinamihan ko na po itong inilagay ko at ako naman po ang kakain nito. At itong alaga ko ipapamerienda ko sa kanya mamaya. Ilagay ko na lahat. Hindi ko na pinipid sa almond. At masarap po yan. Almond nut. Ngayon po lalagyan po natin ng bulaklak ng mint. Napakabango din po yung bulaklak na yan. Yan, ngayon po ititikman natin. Napakasarap po nito. Subukan nyo pong gawin po. Napakadali lang po itong gawin. Napakasarap pa niya at napakabango. Yan, mag-slice lang po natin para magdahan-dahan lang po at medyo malambot siya. Yan, napaka-smooth po. Yan, lagay natin sa pinggan. At tayo natitikim na. Tikman po natin siya. Kung lasa ng ginawa po natin. Ang sarap. Subukan po ninyo gumawa ng ganito masarap. The best. At kung di pa po kayo nakaka-subscribe, papindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat po.